Kababalaghan sa Baguio, naging dahilan ng pangamba at takot na nanoy usap-usapan na sa loob ng maraming dekada. Tinaguri ang summer capital ng bansa dahil sa malamig na klimang taglay nito, lalo na sa panahon ng tag-init. Subalit sa kabila ng mga nagagandahang tanawin at malamig na simoy ng hangin, hindi lamang makapal na hamog ang pumabalot sa lugar, kundi ang mga nakakatakot na kwento ng isang paring may pugot na ulo na di umano'y pag-alagala raw sa Diplomat Hotel. Ano ang katotohanan sa likod ng kwentong ito at may kinalaman ba rito ang malagim na kasaysayan ng lugar? Samahan ninyo ako sa pagbabalik ng Karunungan PH at palawakin ang imahinasyon dahil ngayon ay ating papasukin ang mundo ng kaba at takot sa lugar kung saan maraming misteryo ang naggaganap. Kadalasang gawing panakot ng mga nakakatanda sa mga bata noon ang tungkol sa isang paring walang ulo na nagmumulto raw sa iba't ibang luma at haunted na establishmento gaya ng paaralan, pamantasan, sementeryo, simbahan o sa alinmang kakilakilabot na mga lugar. Inilalarawan sila bilang mga paring pinugutan ng ulo noong panahon ng mga Espanyol, panahon ng mga Hapones o ikalawang digmaang pandaigdig at bitbit pa nila ang kanilang pugot na ulo sa kanilang mga kamay. Iniuugnay rin ng iba ang pugot na ulo sa pangyayaring biblikal dahil may mga tauhan sa Biblia ang pinugutan ng ulo bilang ganti o marahas na parusa. Tulad kay Gulayat na pinugutan ng batang hari na si David nang ito ay matalo sa isang labanan. At ang isa pa ay si Juan Bautista na ipinag-utos ni Herodes Antipas na titrarkiya ng Galilea at Perea na pugutin ang ulo ni Juan Bautista. Ito ay bilang pagtupad sa hiling ng kanyang anak na babae. At ang isa pa ay si Holofernes. Si Holofernes ay isang heneral ng Assyrian na nangasiwa sa kampanya laban sa mga Hudyo. Siya ay pinatay ni Joret, isang babaeng Hudyo, sa pamamagitan ng pag-impluensya at pagpapainom sa kanya ng maraming alak hanggang sa maging lasing. Habang ito ay tulog, pinugot ni Joret ang ulo nito gamit ang kanyang sariling tabak. Dahil may mga marahas na pangyayaring tulad nito sa Biblia, ay kaya ganoon na lamang kalakas ang paniniwala ng iilan tungkol sa paring may pugot na ulo. Maraming lugar sa Pilipinas ang may kwentong bayan tungkol sa pugot na ulo. Kilala ito sa ilang lugar sa Mindanao tulad ng Zamboanga, Davao at iba pang karatig na lugar. Kilala din ito sa mga lugar ng Visayas kagaya ng Cebu, Iloilo at Sikihor. Ngunit mas kilala ito sa parte ng Luzon, lalong-lalo na sa Baguio. Marahil dahil sa masalimuot na kahapong nagdaan sa lugar noong panahon ng mga mananakop. Ang alamat ng pugot na ulo ay isang kwentong popular sa maraming kultura at may iba't iba ding bersyon at interpretasyon dito. Hindi lamang ito sikat sa Pilipinas, kilala din ito sa iba't ibang mga bansa partikular na sa kanluran tulad ng Pransya, Inglaterra, Alemanya, Spanya, Norway, Sweden at Denmark kung saan kilala ang meto ng headless horseman o walang ulo na mga ngabayo. Iba-iba ang paglalarawan at ang sinasabing pinagmulan ng multong mga ngabayo. Ang kwento ay lumitaw sa European folklore mula noong mga Middle Ages pa. Ayon sa paglalarawan, ito raw ay isang sundalong mga ngabayo na walang ulo. May nagsasabi na hawak-hawak nito ang kanyang ulo habang pinatatakbo ang kanyang kabayo. May nagsasabi din na talagang nawawala ang kanyang ulo kaya ito ay kanyang hinahanap. Bagamat nagpasalin-salin ng kwento sa mga henerasyon at nananatiling bago sa pandinig ng iba, ay hindi pa rin lubusang matukoy kung ano talaga ang pinagmulan ng multong mga ngabayo. Wala ding paliwanag ukol sa nasabing mito hanggang sa ito ay itinampok ni Washington Irving, isang Amerikanong manunulat sa kanyang librong The Legend of Sleepy Hollow, na nagsasabing ito raw ay isang Haitian na sundalong napugutan ng ulo. Ang Haitian armies ay mga sundalong aliman na nagsilbi bilang mga auxiliary sa British Army sa naganap na digmaan noong 18th century. Sa panahon ng American Revolutionary War, sinasabing nasawi ang sundalo dahil sa tumamang cannonball sa ulo nito. Dahil sa librong sulat kamay ni Irving, naging mas popular ang alamat sa kulturang Amerikano at marami ang mga nakumbinsi na ito nga talaga ang pinagmulan ng kwento. Ngunit mayroon ding hindi nakumbinsi sa kwentong ito sapagkat may mga katulad na kwento ang umiral na bago pa man lumabas ang kanyang bersyon noong 1820s. Kung tutungo nga tayo sa sariling atin, sa Pilipinas may maririnig na mga kwento hinggil sa paring walang ulo
at nagpapakita umano sa mga tao. Tinaguri ang The Haunted City in the Mist ang Baguio dahil sa rami ng mga kakaibang pangyayari dito na hindi maipaliwanag. Sa kabila ng mga nagagandahang atraksyon sa mga turista, ay tahanan din ng hindi maipaliwanag ng mga kababalaghan ng lugar. Maraming testimonya ang lumabas hinggil sa pangyayaring paranormal. Nakatayo pa rin sa Dominican Hills sa Baguio City ang abandonadong Diplomat Hotel. Dahil sa malagim na kasaysayan ng lugar, ay tila ito ang naging basihan sa pagpaparamdam ng mga masasamang espiritu sa lugar. Ang hotel ay itinatag noong panahon ng mga Amerikano bilang isang seminaryo ng mga Dominikong madre at pare noong 1911, bago pa man ito ginawang hotel. Subalit sa pagsapit ng ikalawang digmaang pandaigdig, binumba ng mga Amerikano ang Diplomat Hotel upang palayasin ang mga puwersang Hapones na noon nagkukuta sa lugar. Sa panahon ng digmaan, ang lugar ay naging saksi sa mga karahasan at trahedya na karaniwang nangyayari sa lugar na kontrolado ng mga Hapones. Sinasabing marami ang buhay na nawala sa Diplomat Hotel noong panahon ng digmaan. Ayon sa kwento ng masakop ng mga Hapon ng Baguio, maraming Pilipino kabilang ang mga sundalo, pari at madre ang napatay at pinugutan ng ulo bilang parusa at sa pagtatangka ng mga Hapones na maghanap ng mga resistance fighter. Sa paglipas ng mga taon, maraming residente at bisita ang nagsabing nakakarinig sila ng mga nakakakilabot na hiyawan na animoy sumisigaw sa sakit at nakakarinig ng malalakas na pagkabog ng pintuan sa hating gabi. Gayo'y ang abandonadong struktura ay wala ng anumang pintuan. Bukod pa dyan, ay nakakakita umano sila ng pari at madre na pugot ang ulo sa hotel. Kaya ito ang rason kung bakit nang mapagdesisyonan itong gawing hotel ay may mga bisita at nagtatrabaho sa hotel ang nakakakita ng mga espiritong palakad-lakad habang daladala ang kanilang ulo sa plato at naglalakad sa mga pasilyo na humahagulhol para sa hustisya. Mas lalong nadagdagan ng misteryo at masamang kwento nang mamatay ang manager ng hotel dahil sa atake sa puso noong 1970s. Ang matandang gusali ay ginawang sopistikado at magandang Diplomat Hotel. Ngunit ang hotel ay isinara noong 1987 matapos ang misteryosong pagkamatay ng manager at iniwang abandonado na. At mga dekada 70, nagsagawa ng mga reforma upang ito ay muling mabuksan sa publiko at gawing heritage site. Sa pagsasalaysay ng isang lalaki na dating nagtatrabaho sa hotel, ayon sa kanya na noong siya ay nagtatrabaho pa sa lugar, ay makailang beses nitong nakita ang paring may pugot na ulo, kaya't hanggat maaari ay iniiwasan niya ang pagpunta sa nasabing lugar. Iginiit ng ilan na ang mga nagpaparamdam na elemento ay maaaring kaluluwa ng mga madre at pare na pinugutan ng ulo ng mga sundalong Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Mayroon ding isang sikat na kwento mula pa noong mga 1990s na isang grupo ng mga estudyante na kakagraduate pa lamang mula sa isang kilalang high school sa Baguio ay pumasok sa Diplomat Hotel upang tamasahin ang isang gabi ng tawanan at inuman. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, isang masamang pangyayari ang humantong sa mga magkakaibigan. Nagsimula ng maayos ang kanilang sesyon ng inuman hanggang sa biglang nagsalita ang isa sa kanilang kaibigan ng kakaibang lingwahe at iba rin ang boses nito na nagpapahayag sa kanila na lisanin na kaagad ang nasabing lugar. Sinabi din ng isa sa kanila na nakakita siya ng multo mula sa bintana ng lumang abandonadong hotel. Nagsimula na silang magtakbuhan habang kinaladkad ang kanilang ibang kasama na hindi makagalaw sa takot. At nang maabot ang ilang daang metrong layo mula sa pasukan ng bakuran ng hotel, ang kanilang kaibigan ay tila bumalik sa kanyang normal na kalagayan. Dahil sa insidente nito ay patuloy ng kinatatakutan ng mga tao ang hotel kahit na maliwanag ang araw. Ang ilan ay naniniwala na ang Diplomat Hotel ay isinumpang gusali. Subalit marami pa rin ang itinuturing itong adventure site. Katunayan sa kabila ng mga nakakatakot na kwento, marami pa rin ang nangangahas na pumunta sa lugar upang mag-ghost hunting o kumuha ng mga kakaiba at bagong karanasan. May mga nagsasabi rin na ang pagpaparamdam o pagpapakita ng isang taong may pugot na ulo ay isang masamang pangitain. Sa kultura ng Pilipinas, ang pagpapakita ng pugot na ulo ay madalas na itinuturing ng masamang tanda o sinasabing malas. Ito ay may koneksyon sa mga sinaunang paniniwala at mitolohiya kung saan ang ganitong uri ng karanasan ay maaaring magdulot ng kapahamakan. Sa pananaw ng mga nakakatanda at sa iba't ibang tradisyon, ang pagpapakita ng pugot na ulo ay maaaring tanda ng kapahamakan at kamatayan o hindi magandang pangyayari. At ito ay makukontra lamang sa pamamagitan ng pagtapik sa ulo ng sinumang taong nakitaan ng sinyalis at pagsunog o di kaya pagbaon sa lupa ng kanyang damit na isinuot. Subalit marami man ang naniniwala, mariin pa rin ginundinan ng mga dalubhasa ang pamahiing ito
dahil ayon sa kanila na ang paniniwala ng mga matatanda ay madalas walang matibay na batayan at hindi maipaliwanag ng agham kung bakit kinakailangang sundin. Pero aminin man natin o hindi, ay malaki pa rin ang nagagawa ng impluensya ng mga pamahiin sa ating kultura. Sinasabing ang hindi pagsunod sa mga pamahiin ay magdudulot ng kamalasan sa tao. Mula pa man noong unang panahon, ang ating mga ninuno ay mahigpit itong sinusunod. Kahit na ngayon sa makabagong panahon, lalo na sa mga nakatira sa mga lalayong lalawigan, ay mayroon pa rin naniniwala sa mga pamahiin ito. Ang Pilipinas ay puno ng kababalaghan. May mga pangyayari na hindi maipaliwanag at mahirap paniwalaan para sa ilan. Kaya mas mabuting mapagmatyag at palawakin ang pangunawa dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag mo namang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe at i-share mo na rin upang mas marami pa ang makakapanood. Tandaan, higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan at higit kaysa sa pilak ang magkaroon ng pangunawa. Hanggang sa muli at maraming salamat sa pagsubaybay.